We now speak to PBA Commissioner Willie Marshall. Good afternoon, Com. Thank you for joining us. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Mm-hmm. Com, unang-una, no, we talked about this yesterday. There was a meeting between you, Mo Tautua, and Calvin Abueva for an investigation on the matter. Kamusta po yung naging usapan nyo doon and ano po yung napag-usapan? Baka pwede nyo ikwento sa amin kung ano yung findings. Kahapon, pumunta si Mo siguro mga past one. Tapos si Calvin mga magtuto. Mm. So, nag-explain si Mo kung ano mga nangyari. So, nag-usap kami tungkol doon sa nangyari sa wife niya. Tapos yun, dumating si Calvin, pinag-usap ko muna silang dalawa. Okay. Gustong kausapin ni Mo, tama-tama, gusto din kausapin ni Calvin. So nag-usap sila, binigyan ko sila ng mga 50 to 20 minutes na mag-usap. Pagpasok, sinabi ko, okay na ba kayong dalawa? Okay naman lang. Nagpa-sorry si Calvin kay Mo, mm-hmm. pati sa kanyang wife, mm-hmm. nagpa-sorry din sa akin. Tapos kahapon na, yung yung gabi nangyari, tinext daw niya si Coach Galen mm-hmm. na nagsosorry din siya. Mm-hmm. So parehong inaccept ni Mo at ni Coach Galen yung paghingi ng dispensya ni Abueva. Mm-hmm. Come, just to be clear, no, kasi yung articles also online, nakita rin natin yon na nag-sorry nga daw, humingi ng apology itong si Calvin. From the side of Tautua, meron din po bang ganon? Did he offer an apology to Calvin? Nag-usap sila. Mm-hmm. So, hindi ko alam kung anong napag-usapan nila. Nagyakapan, nagkamayan. Kasi magkasama yan sa practice sa Gilas eh. Apo. So, mukhang okay naman. Hindi ko alam kung ano lang nag-transpire sa kanila. Pero, nagkasundo yung dalawa. Kung meron ka rin, ihabol ko lang, no? Meron ka rin sinabi sa akin kahapon na aside from the two talking about Abueva and Tautua, kailangan din ipasa yung findings and yung discussion sa board para malaman kung ano ba talaga yung final verdict. Ano po ba yung discussion with that? Hindi sa board. Sa aming technical committee, pinag-usapan namin yung Abueva, pati legal. Yun nga, yung ginawa na gesture ni Abueva na hindi maganda para kay Coach Galen. Mm-hmm. Doon ko siya pininahan ng 100,000. Mm-hmm. Okay. Coach, ano ba talaga yung version ho ba ng mga kwento na nadinig po ninyo sa meeting kahapon ay kapareho din nung pagtanggap po ng publiko no at ng media? Sino ba ang at fault talaga? Sino po nagsimula sa pananaw po ninyo? Siyensya na, hindi ko na sasabihin kung sino nagsimula. Apa. Ang masasabi ko lang talaga, si Calvin ang mismong unang humingi ng sorry mm-hmm. kay Mo at sa asawa niya. Mm-hmm. Opo. Okay, nakakailang suspension na ho itong si Calvin Abueva, no? Sabihin natin kung hindi ito yung unang pagkakataon na gumawa siya ng lewd gesture. At yung isa yung kinload line niya noon, yung taga TNT, yung isang player ng TNT, among others. Ito ho ba ay may posibilidad na nag-accumulate po at ano pong posibleng mangyayari sa kanya in the future, Com? Tama po. Kinausap ko siya dyan na pwede kita suspidihin, pwede na kita iban mm-hmm. sa mga ginagawa mo. Mm-hmm. Ingatan mo net. Tigilan mo na yan. Mm-hmm. Lahat yung pinag-aagawa mo. Okay lang naman sa akin mga gesture, okay? Ay, hindi yung mga tulad yung okay, ginawa niya. Okay lang maging astig siya, matapang siya sa loob. Kasama naman sa game yun eh. Mm-hmm. Pero huwag kang gagawa ng iba't ibang antics. Mm-hmm. Doon, sinabi ko siya, baka maban na kita dyan sa ginagawa mo mm-hmm. na yan. Sinabi niya sa akin, kung promise, hindi na talaga ulit. Mm-hmm. Parati ko naririnig sa iyan na siguraduhin mo na hindi na maulit. Mm-hmm.
Kung ano lang, no, punta ako dun sa, kasi kahapon actually, the past couple of days, binabasa ko rin yung mga komento ng mga tao. And may mga nagsasuggest na baka it would be better daw, sabi ng mga netizens, na baka wala muna doon yung mga may bahay. Huwag pa panoorin. Huwag munang papuntahin just so that hindi na magkaroon ng possibility na mag-abot ulit. Especially since yung bleachers and yung exit usually iisa lang eh. May ganun po bang usapan din regarding that? Tama. Hindi, wala namang ganun usapan. Pero pinagsabihan na namin si Galvin at si Mo, nakausapin nila yung mga asawa nila, nawala mo nung ganyan. Ngayon, bawal na Denise pumasok sa dugout, yung after the game. Di ba, papasok sila doon, exit, bawal na. Bawal na rin pumasok from the south gate o back door ng MOA, ang mga misis. So, tinamaan sila. So, tingnan natin. Pero may nakaabag din naman tayo mga security sa magkabilang panic. Lulusubin pa sana, di ba? At naghamon pa na rin ko, bro, ano gusto mo? Suntukan tayo. Okay, sir Willie, meron po bang magkaibang weight ang mga, kunyari, may mga gantong insidente on court versus sabi natin nangyari sa likod? O kunyari, kahit sabi natin nangyari sa labas? Laging merong on o off court na parusa dyan. Depende kung ano mga sitwasyon. Apo. Yung mga alita naman, alam mo naman sa basketball, alita ng konti yan. So, walang masyadong, sabi ko nga sa kanila, relax lang. Lalo sa after the game, huwag ka, diba, talagang paggalit sa talo or whatever. So, tingnan natin, pinagsabihan ka ulit yung dalawa, tingnan natin itong game nila mamaya. At ano pala, sinabi din sa akin ni Calvin, Tom, lalapitan ko si coach. Talagang magpapasorry ako sa kanya. Okay. Coach, meron pong isang reaksyon ano, na isang komento po sa One Sports website. Ito po, hindi ko alam kung fair po sa inyo to o hindi, pero pagkakataon niyo po to na, sir, siguro kunin natin opinion niyo. Ang may mga tingin daw po, sabi, Commissioner Marshall has always been soft on Abueva. The 100,000 fine is not much of a deterrent for Abueva to stop committing further misconduct in and out of the court. Monetary penalties can always be secretly absorbed by the team, especially if the player involved is of value to them. Abueva should have been suspended with a monetary fine if not totally banned. Ano po masasabi niyo rito, Commissioner? Boss, alam mo naman, kanya-kanyang opinion yan. Apo. Nung sinuspend ko si Abueva na indefinite, inupakan naman nila ako lahat. Bakit ka man, ano, sobra kang hard, sobra kang ano. Bakit ka naman ganyan para hindi ka makatao? Apo. Boss, depende talaga eh. Parang nanonood ka ng James Bond movie. Apo. Hindi mo masasabi kung para-pareho gusto natin yung movie na gusto mo tungkol kay James Bond. Apo. Pero tinitingnan ko naman kung ano nararapat sa atin. So, yun ang pinapataw natin. Can never please everyone. Tama po. Kung naalala ko, no, a few years back, there was this seminar held together with all of the PBA players. Just teaching them or reminding them that they're held to a certain standard being professional athletes. May mga ganyan po bang pinaplano ulit so that moving forward, the PBA can make sure that these kinds of unsportsmanship like conduct does not happen again? It is every year. Kinoconduct natin sa mga rookies at sa mga bagong imports. So, tingnan natin kung magpapatawag ulit ako. Nandun ka nga, tama, Denise, nandun ka na lahat ng players nandun. Pero as of now, every year, rookies at mga imports. Okay. Bukod po sa mga refresher courses like this, ano, Commissioner, ano pa po ba ang mga strategiya natin to ensure that things like this never happen again? Ayun nga, patuloy ko namang kinakausap personal ang mga players. Paski na sa game, pag nakikita ko rough sila, pinapakausap ko sa referees na sabihin nyo na nakikita ko yung ginagawa nila. Pero kailangan reminder din talaga eh. Kaya ano mo din sa mga teams, sa mga coaches at team managers,
mag-uusap ulit kami para malaman natin kung ano pa dapat na pwede at magandang gawin sa PBA. Alright. Well, thank you so much, Com Willie Marshall. Thank you for joining us. I know you have a very busy schedule. Salamat po. Maraming salamat po.